si Ramesses II, paraon ng Egypt. Nabuhay noong 1303 before Christ at namatay noong 1213 before Christ. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag ka na mahiyang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating susunod pang mga videos. Siya ay namuno noong 1279 before Christ hanggang 1213 before Christ. Siya ay namuno ng 66 na taon at kinikilala rin bilang ang pinakatanyag na parao ng ancient Egypt. Si Ramesses II ay ipinanganak noong 1303 before Christ sa sinaunang Egypt. Ang kanyang ama ay ang paraon na si Seti at ang kanyang ina na si Queen Tuya. Pinangalanan siya matapos ang kanyang lolo na si Ramesses I. Si Ramesses ay lumaki sa korte ng hari ng Egypt. Siya ay pinag-aral at pinalaki upang maging isang pinuno ng Egypt. Ang kanyang ama ay naging paraon nang si Ramesses ay nasa 5 taong gulang. Sa oras na iyon, si Ramesses ay mayroong isang nakakatandang kapatid na prinsipe ng Ehipto na nabibilang sa linya upang maging susunod na paraon. Gayunpaman, namatay ang kanyang kuya nang si Ramesses ay nasa 14 na taong gulang. Ngayon, si Ramesses II ay nasa linya upang maging paraon ng Ehipto. Sa edad na 15, si Ramesses ay ang prinsipe ng Ehipto. Ikinasal din siya sa kanyang dalawang pangunahing asawa, sina Nefertari at Isetnapret. Maghahari si Nefertari sa tabi ni Ramesses at magiging malakas sa kanyang sariling karapatan. Bilang prinsipe, sumali si Ramesses sa kanyang ama sa kanyang mga kampanya sa militar. Sa edad na 22 ay nangunguna siya sa mga laban sa kanyang sarili. Nang si Ramesses ay tumungtong sa 25 taong gulang, namatay ang kanyang ama. Si Ramesses II ay nakoronahan bilang paraon ng Egypt. Noong 1279 before Christ, siya ang pangatlong parao ng 19 na dinastiya. Sa panahon ng kanyang paghahari bilang paraon, pinamunuan ni Ramesses II ang hukbong Ehipto laban sa maraming mga kaaway, kabilang ang mga Hittite, Syrian, Libyan at Nubians. Pinalawak niya ang imperyo ng Egypt at sinigurado ang mga hangganan nito laban sa mga umaatake. Marahil ang pinakatanyag na labanan sa panahon ng pamahala ni Ramesses ay ang labanan sa Kadesh. Ang labanan na ito ay pinakalumang naitala na labanan sa kaysasayan. Sa labanan ay nakipaglaban si Ramesses sa mga Hittite malapit sa lungsod ng Kadesh. Pinamunuan ni Ramesses ang kanyang maliit na pwersa na 20,000 kalalakihan laban sa mas malaking hukbong Hittite na 50,000 kalalakihan. Bagaman hindi mapagpasyahan ang labanan, walang talagang nanalo. Umuwi si Ramesses ng isang bayani sa militar. Nang maglaon, nagtatag si Ramesses ng isa sa mga pangunahing kasunduan sa kapayapaan sa kasaysayan kasama ang mga Hittite. Nakatulong ito upang maitaguyod ang isang mapayapang hilagang hangganan sa buong natitirang pamahalan ni Ramesses. Si Ramesses II ay kilala rin bilang isang mahusay na tagabuo. Itinayo niya ulit ang marami sa mga mayroon ng templo sa Egypt at nagtayo ng maraming mga bagong istruktura niya. Ang ilan sa kanyang pinakatanyag na tagumpay sa pagtatayo ng mga istruktura ay ang istruktura na Ramesseum. Ang Ramesseum ay isang malaking templo complex na matatagpuan sa kanlurang pampang ng Nile, malapit sa lungsod ng Thebes. Ito ang mortuary temple ng Ramesses II. Ang templo ay sikat sa higanting estatwa nito na si Ramesses. Abu Simbel. Si Ramesses ay nagkaroon ng mga templo na Abu Simbel na itinayo sa rehiyon ng Nubian ng Southern Egypt. Sa pasukan sa mas malaking templo, mayroong 4 na malalaking estatwa ni Ramesses na nakaupo. Ang bawat isa ay mga 66 na talampakan ang taas. Ang Pyramesses. Nagtayo rin si Ramesses ng isang bagong kabisirang lungsod ng Egypt na tinawag na Pyramesses. Ito ay naging isang malaki at makapangyarihang lungsod sa ilalim ng pamamahala ni Ramesses
ngunit kalaunan ay inabandona. Ang iba pang mga pangalan para kay Ramses ay kinabibilangan ng Ramses II, Ramses the Great, at Ozymandias. Tinatay ang halos 5,000 mga karo ang ginamit sa labanan ng Kadesh. Inisip ng ilang mga istoryador na si Ramses ay ang parao mula sa Biblia na hiniling ni Moises na palayain niya ang mga Israelita. Subalit, hindi pumayag si Ramses at hinamon niya ang Diyos ni Moises na naging dahilan ng malawakang kawalan sa kapangyarihan ng Egypt at kanyang pagkasawi. Namatay si Ramses II sa edad na 90. Siya inilibing sa lambak ng mga hari, ngunit kalaunan ay inilipat ang kanyang mumya upang itago ito mula sa mga magnanakaw. Ngayon, ang mumya ay nasa Egypt Museum sa Cairo. Inaakalang mayroon siyang halos 200 anak sa kanyang mahabang buhay. Ang kanyang anak na si Merneptah ay naging parao pagkamatay niya. Si Merneptah ay ang kanyang 13 anak na lalaki at nasa 60 taong gulang nang pumalit siya sa trono. At kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay huwag ka na himayang mag-like at mag-subscribe para updated ka lagi sa ating susunod pang i-upload na mga videos. Oh, at yun lang po, maraming salamat. No! God, please, no! No! No!